Okay, so ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung paano gamitin ang ating polygon tool. Ang ating polygon tool ay matatagpuan sa ating large tool set kasama ng ating drawing toolbar. So, i-click lang natin ang ating polygon tool. Ngayon, pag tayo ay nag-uumpisa ng ating polygon tool, maaring meron ka ng defined na sides ng ating polygons. Kaya, maging aware lang kayo, ating value control box, merong value na 12. So, meaning, merong kang 12-sided na polygon. So, maaring sa umpisa ay pwede mong i-type yung value. Kunwari ay magdodrawing tayo ng pentagon. So, i-type lang natin 5. Then, enter. So, makikita mo yung preview doon sa ating tool na pentagon na yung ating gagawin. So, bago yan ay i-top view muna natin para mas makikita natin yung ating idodrawing. So, click natin dito. Ngayon, una, pag nagdodrawing tayo ng polygon, ay specify natin ang center point. So, click natin ang center point. Then, pagkatapos nun, ay maaari na nating i-click yung radius ng ating polygon. O di kaya, meron tayong dalawang option sa pagdodrawing ng polygon. Kapag ang polygon mo ay measured from center to the corner, ito ay inscribed. Kapag ito naman ay measured from the center to the side of the polygon, circumscribed. Ngayon, kung paano natin i-switch between inscribed and circumscribed ay i-press lang natin ang control. Ayan, so mapapansin mo, ang ating polygon na ay nasa labas ng imaginary na bilog. Tapos, control ulit ay yung ating polygon ay nasa loob na ng bilog. So, depende yan kung ano ang preference na iyong ginagawa. So, kunwari, ito ay inscribe. So, pwede na nating i-click ang ating polygon. So, click na natin. Meron na tayong polygon. So, yung ating polygon tool at iba pang tool ay matatandaan niya yung mga value na ating in-enter. Okay. So, habang nasa polygon tool tayo, ay mag-drawing ulit tayo. So, i-click natin yung ating center ulit. Tapos, ngayon naman ay gagawin natin siyang circumscribe. So, control para circumscribe siya. Tapos, dito habang ikaw ay nasa active na nagdo-drawing, ay pwede nating dagdagan o bawasan ang segments. So, press natin ang control, then plus para magdagdag ng sides. Tapos, kung magbabawas naman ng sides, ay control minus. So, kunwari, meron tayong hexagon. Then, pwede rin nating i-enter ang value ng ating radius. So, from center to the side of the polygon kasi nga circumscribed. So, i-press natin, let's say, the value is 3. Then, enter. So, makikita natin, meron na tayo ngayong hexagon. Okay, ngayon naman, ito pa yung ibang paraan kung paano tayo mag-drawing ng ating polygon. So, start natin ulit ang center natin. So, circumscribe ulit. At ngayon ay, let's say for example, nakapag-drawing na tayo ng ating polygon. Click natin. Tapos ngayon pala ay gusto natin ito, octagon. So, maaari ba nating baguhin kapag na-drawing na natin yung ating polygon? Ngayon, maaari nating baguhin yan kung sakali na na-drawing na natin yung pinakalas na na-drawing mo na polygon ay maaari din nating baguhin hanggat hindi tayo nagbabago ng mga tool o ng tool na gagamitin. So, press lang natin, control, plus. Ngayon, mayroon na tayong octagon. O di kaya kung nagbabawas, control, minus. So, kung napapansin nyo, ay habang tayo ay nasa command at yung pinakalas na ating na-drawing ay pwede nating baguhin ang kanyang number of sides. At ganun din, at pwede rin nating baguhin ang kanyang radius. So, mag-type lang tayo. Let's say, for example, ang radius niya ay 4. Then, enter. Nabago na natin ang radius niya. So, ganun lang kasimple. Okay. So, papaano naman kung tayo ay nakapag-drawing na at babalikan natin yung ating una
na drenowing at mayroon tayong babaguhin doon. So, pwede rin baguhin kapag ganun ang scenario. So, punta lang tayo sa Select Tool. Then, i-click natin yung ating polygon. So, mapapansin natin hanggat hindi mo siya ini-explode ang mga segments mo, yung ating polygon ay konektado ang mga segments. So, ano yung gagawin? So, hindi na uubra ngayon dito yung control plus plus natin at saka yung ating value control box. Ngayon, ang pupuntahan mo ay yung ating entity info sa ating default tray. So, i-click natin, expand natin ang ating entity info. So, ngayon ay kunwari gamitin na, gawin nating 3.5. So, ang radius ay 3.5. Enter. Then, makikita mo, nagbago ang size. Then, kunwari, gusto natin maging nonacon ito. Type lang natin 9, then enter. So, makikita mo, magbabago ngayon yung number of sides or segments ng ating polygon. Hanggat hindi mo siya ini-explode, pwede mo siyang i-edit. So, ganun lang kasimple kung papaano gamitin ang ating polygon tool.